Naaalala niyo ba ang mga kanta ng isang tanyag na mga awit at aktres na si Celeste Legazpi? Siya ay nagsimulang sumikat noon 1960s hanggang 1980s. Si Celeste rin ang nanguna sa Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit o OPM, na isang grupong tumutulong para ma-promote ang mga original Filipino music. Ang kanyang mga awitin noon, ay umabot ng gold at platinum status sa panahon ng kanyang kasikatan. Alamin natin ang kanyang naging buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Parong-parong buhay, sambara ang tapis, sang dangkal ang manggas, ang sayang di pula, sang piyesta ang saya. And this is what I promised him. Sorbetero, tayo sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayon. Si Celeste Legazpi, na may palayaw na Maricel, ay ipinanganak noon March 18, 1950 sa Cavite. Siya ay pangatlo sa limang anak ng national artist na si Cesar Legazpi, at ng kanyang asawa na minsang nakilala bilang isang koloritura. Si Celeste ay maagang namulat sa musika, at sa murang edad, siya ay nagsimulang umawit habang nag-aaral ng kindergarten sa eskwelahan. Sa edad na 5, siya ay kinuha upang umawit sa The Ambivalent Crowd kung saan siya ay kumita ng 25 piso kada performance. Habang si Celeste ay nag-e-enjoy sa pagsisimula ng kanyang karera bilang singer, sa kanilang tahanan naman ay madalas niyang tinutulungan ang kanyang ama. Ayon kay Celeste, ang kanyang ama ay colorblind, subalit ito ay nakahanap ng paraan upang ma-overcome ang kakulangan nito sa pag-identify ng kulay, at maipagpatuloy ang kanyang sining. Kinakatulong nito si Celeste na sabihin sa kanya ang mga eksaktong kulay ng mga larawan sa mga magazine, habang ito naman ay gumagawa ng sistema sa kanyang pagpipinta. Nang si Celeste ay magkolehiyo, siya ay nakasama sa musical na Showboat bilang si Magnolia, at ang kanyang performance dito ay nasundan ng paglabas sa Philippine presentation ng Oliver, na isa rin stage musical. Noon una ay sobrang kinakabahan ang baguhang singer, sa kanyang mga naging unang performance sa stage. Subalit dahil sa suporta ng kanyang pamilya, ang kanyang kaba ay unti-unting nawala, at napalitan ng confidence na kanyang kinakailangan sa tuwing magpe-perform. Ipinagpatuloy niya ang pag-abot sa kanyang pangarap na maging tanyag na mga awit. Si Celeste ay nagpalit ng kursong Communication Arts sa Mary Noel College kung saan siya ay nag-aaral ng kolehiyo. Siya ay sumali sa The Ambivalent Crowd, at nakatapos ng college noon 1971. Nang sumunod na taon, si Celeste ay nagpakasal sa kanyang kasintahan na si Dominador Nonoy Gallardo, na noon ay nagtatrabaho sa advertising. Nang lisanin niya ang Ambivalent Crowd, si Celeste ay sumali sa Up From Down Under Band, bilang solohista sa loob ng 3 buwan sa Wells Fargo. Matapos nito ay naging parte naman siya ng The Time Machine Band, na ng panahong iyon ay kabilang din ang mga tanyag na mga awit, na sila Didet Reyes at Anthony Castello.
Ang career ni Celeste bilang singer ay lubos na umangat nang siya ay lumahok sa ASEAN Tour noon 1975 na nasundan ng solo concert sa Cultural Center of the Philippines o CCP. Dito ay nai-feature siya ni Rolando Tino, sa Filipino translation nito ng mga sikat na awitin ng panahong iyon. Karamihan sa kanyang mga kinanta ay isinama sa kanyang Volume 1 album compilation, kasama ang Filipino rendition ng Loving You ni Minnie Riperton, Team from Mahogany ni Diana Ross, at The Lady is a Tramp Song. Ang kanyang album na Ako si Celeste, sa ilalim ng Black Gold Records ay nakakuha ng gold status, at ang kanyang single na Saranggola ni Pepe, Tuliro, at Gaano Ko Ikaw Kamahal, ay naging hit sa mga music enthusiast noon. Ilan pa sa kanyang naging awitin ay umabot ng platinum status na nagpapatunay ng kanyang husay at talento sa pag-awit. Ang iba pa sa kanyang mga pinasikat na kanta, ay ang Mamang Sorbetero, Larawan ng Buhay, Minsan ang Minahal ay Ako, No Money No Honey, at marami pang iba. Ang naging signature song ni Celeste ay ang kantang Tuliro. Dahil sa husay na ipinamalas ni Celeste sa pag-awit, siya ay nakapag-perform sa Dinner Theater Presentation noon 1977, sa Maynila. Dahil dito, si Celeste ay nanalo ng Best Dinner Theater Performance of the Year mula sa ALIW Awards. Nakasama din siya sa Doon Po Sa Amin at Jesus Christ Superstar noon 1978 na parehong nakapagbigay sa kanya ng karagdagang Best Dinner Theater Awards. Siya ay nakatanggap din ng Natatanging Gawad Buhay Award na ibinigay sa kanya ng Philippine Legitimate Stage Artists Group o PhilStage. Ang award na ito ay pagkilala sa kanyang mga kontribusyon, at ambag sa pagpapalawig ng mga original Filipino music. Si Celeste din ang naging founding president ng OPM organization at PhilStage, at siya rin ang naging susi para mabuo ang alliances ng mga professional performing arts companies and organizations. Ayon kay Celeste, ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang maging isang tagumpay na mga awit, ay ang mga foreign artist na kanyang iniidolo na sila Barbra Streisand, Liza Minnelli, Lena Horne, at Ella Fitzgerald. Katulad ng ibang mga singer, si Celeste ay nabigyan din ng pagkakataon na lumabas sa mga pelikula at telebisyon. Siya ay nakasama sa mga pelikulang Santiago noon 1970. Stardom noon 1971. Mamang Sorbetero noon 1979. Tatlong Ina Isang Anak noon 1987. Anak ng Pasig noon 1993. At Waiting ni Ismael Bernal noon 1994. Si Celeste rin ang umawit ng theme song sa pelikulang Kahit Ang Mundo'y Magunaw noon 1975 ni Manuel Cinco, na pinagbidahan nila Pilar Pilapil at Christopher De Leon. Siya ay huling nakasama sa cast ng pelikulang Ang Larawan noon 2017. Sa telebisyon naman, si Celeste ay lumabas sa ilang TV commercial tulad ng Vicks noon siya ay 8 taon gulang pa lang. Siya rin ay lumabas sa TV special na At Long Last Celeste, at TV weekly musical na Iba't Ibang Celeste, mula 1975 hanggang 1976. Siya ay huling nakita sa telebisyon bilang ang ina ni Maricel Soriano, sa teleseryeng Ang Dalawang Mrs. Real noon 2014, na nagkaroon ng replay sa GMA Network ngayon 2021. Noon 2011, si Celeste ay nabigyan ng kanyang sariling star sa Eastwood City Walk of Fame. Sa ngayon ay 71 taon gulang na ang mga awit na mayroon pa rin malusog na pangangatawan. Siya ay masaya sa kanyang mga nakamit na tagumpay sa buhay, at naninirahan kasama ang kanyang pamilya. Siya ay patuloy din na umaawit, at nagre-record ng mga kanta, na plano niyang ilabas sa mga susunod na taon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng buhay ni Celeste Legazpi, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ano na lang yung isang sandali na makatikim ng pagmamahal matapos ang luha.
ang sandali di naman nagtagal ang yakap.